So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So may ituturo po ako at may i-share na pandagdag income sa ating mga momshi at sa mga walang work sa bahay dahil sa pandemic. So ito pandagdag income guys, hindi ko sinasabing ang laki-laki ng kita dito guys. Depende kung ikaw ay bultuhan na at yung malalaking mga online seller, so hindi pa po ako ganun guys. So i-share ko lang sa inyo kung paano maging online seller. So kasi madaming nagtatanong sa akin kung paano daw maging online seller, paano maging reseller, paano ang gagawin dyan sa pag-online seller. So ganito ang gagawin guys. Alam nyo ba yung copy and paste? Copy and paste? So, lagi naman kayo naka-online. So, gawin natin pagkakitaan natin yan pag-online nyo, guys. Diba? Naka-online kayo, kumikita na kayo. Magpo-post lang kayo. Nag-aantay ng order. Pag may umorder, may kita na kayo. So, ganyan lang, guys. Hindi pa masasayang ang mga load nyo. Hindi masasayang ang mga wifi nyo. So, kung ang pinoproblema nyo, guys, ay puhunan, so, no problem, guys. Ituturo ko sa inyo kung paano kikita dito sa pag-online seller. Diba? Lagi naman tayong naka-online. Oh, lagi tayong naka-online. Oh, wala naman dumatating sa yung pera. Diba? Ganun. Kahit maliit ang kita dito guys. Nakakatulong to guys sa kahit na maliit na gastusin dito sa ating bahay. Kahit simpleng gastusin dito sa bahay ay natatabunan niya. So ito na nga guys, yun nga, copy and paste lang, post, tapos maghanap ng supplier na legit. Yun ang isa sa pinaka legit na supplier guys, ang hanapin nyo. Minsan may mahanap kayong napakabait na supplier, ganun. Minsan may mabait na supplier na magbibigay lagi sa inyo ng freebies at pwede nyong ibenta. So yun na nga guys. Tapos simulan na natin. Sa inyong account, diba, lagi kayong online, nakahanap na kayo ng supplier. So wala kayong puhunan. So ganito guys, lahat ng pinopost ng inyong supplier guys, i-copy paste nyo lang sa timeline nyo or sa wall nyo. Doon guys lang. Sa, ituturo ko sa inyo kung paano ang technique. Mas madali kaysa pabalik-balik kayo. So, ituturo ko man sa inyo yung mga walang puhunan guys. Ha? Sa mga walang puhunan, no problem tayo guys dyan. Kasi, meron nga tayong tinatawag na first payment policy. Sa mga lalo na hindi mo kakilala. Diba po? Lalo na sa mga taga-ibang lugar. Kagaya niyan. Hihingan niyo sila lagi ng down payment. Tapos, tatanungin ba nila kung legit ka? Ganyan. Ganyan lang yun. Siyempre, patutunayan mo ang sarili mo na legit ka. Kasi madami na ngayong scammer. Hindi po lahat ng online seller scammer. May gumagaya nga na online seller na ganun. Na scammer. So, yun na nga guys. Nag-copy paste mo na. Tapos, umorder sa inyo. Mga kakilala nyo rin naman, halos. Yan. Tsaka nyo, ipapasa sa supplier nyo yung mga order, guys. Tapos, pag malapit na ang cut-off at mag-pick up ka na sa kanya, guys. Tsaka nyo sila sisingilin isa-isa. Sure na, mababayaran pa kahit wala ang item, guys, diba? Mas mahirap nga yung mamumuhunan ka. Tapos, pagdating ng product, aatras na. Wala pa ang bayad kasi, diba? So, nakastack na yung in-order nila. So, yun ang gawin nyo guys. Muna, sa mga walang puhunan dahil nga pandemic at gipit at gusto kumita ng pera, ganun ang gawin nyo. So, yun na nga guys. Nakuha nyo na yung bayad, pick up na kay supplier, deliver, ganun lang guys. Kikita na kayo guys.
magkikita na kayo. Matubuan nyo naman lang ng 20 to 30. Kung maka 10 items, malaki na rin yun, guys. Malaking tulong na yun, guys. Depende nga talaga sa'yo kung madami kang o-order. Madaming umorder sa'yo. So, yun nga, guys. Sa mga may puhunan naman, pwede sila mag-on-hand. Yung mga product na laging mga bestseller na product na pwede nyo nang i-on-hand yun, guys. Yung mga may puhunan at kaya naman na bayaran si supplier agad yung in-order nyo. So, yun na nga, guys. Na sa mga may puhunan, mas maganda yun, guys, may puhunan. Alam nyo bakit? Kasi pag may on-hand ka, guys, at may umorder sa'yo yung product mo, may bibigay mo agad. Diba? Kaso, yung pera nyo nakastock na, mas maganda nakastock, hindi nyo magagastos. Diba? Yun ang kagandahan din, hindi nyo magagastos. Pero yung nag-uumpisa pa lang ako, guys, ganyan din. Sa akin naman, wala akong puhunan. Hindi ako nag-first payment policy na yan. So, kada sahod ng aking partner, every Saturday, pumipick up kami dun sa aking supplier. So yun, guys, nakahanap nga ako ng napakabait na supplier. So yun, tuwing Sabado, pumipick up kami. Then, minsan Sunday pick up namin. Hindi parang Saturday and Sunday ang pick up ko. Cut off ko ay Saturday ng umaga. Mga ganun, Saturday ng umaga. Tapos, deliver ko Monday or Sunday pag nakuha ko na yung items. Yun. Minsan, nararanasan ko din yung may umorder sa akin, hindi kinukuha, na i-stock nga ang pera. So, yun, pwede naman. Pag may umorder siya, may bibigay mo. Ganun lang yun, guys. Kaya mamimili din kayo ng pagkakatiwalaan nyo na o-order sa inyo na magbabayad talaga, kukunin yung mga order. Kasi merong mga o-order, ayan na ang order, tapos chat ka ng chat sa kanila na andito na po yung order nyo, hindi kanila pinapansin. So, mahihiya pa ako nga na pilit. So, yun na nga, guys. Nakakailang chat na ako pag wala, edi stock. So, may o-order, napapabigay. Ganun lang yun, guys. Hindi masasayang yung mga beauty product or mga items na binibenta nyo. So, ganun. Sa akin, sa pag-online sa... Hindi na lang naman yung hirap dyan, guys. Diba? Kikita ka na. Pandagdag income niya. May kinikita ka na. May kikitain ka na linggo-linggo. So, yun na nga, guys. Ganun lang yun, guys, mga paraan sa pag-online seller, guys. Mabilis lang. So, ang ituturo ko naman ay yung paano magpo-post, paano ba, yung hindi maintindihan kung paano nga, diba? Nahihirapan. Minsan, meron kasing supplier na mabait talaga. Ina-explain lahat. So, tutulungan ka talaga nila, guys. May ganun. Di nakakuha kayo ng legit na supplier, maganda yun. So, yun nga, guys. Kahit pa paano, kahit 10 to 20 ang tubo, may income ka, diba? Kaysa naman sa pa-online-online ka, pahiga-higa ka, wala kang kinikita ni Singko. Masaklap yun. Mamumblema ka. E yun, kahit pambiling ulam para sa pang-araw-araw, meron ka. Makakaipon ka rin. Pwede rin makaipon ka dyan. Katulad ko, ngayon, diba wala akong puhunan nung una, ngayon, yung tinubo ko na ipon, yun na yung aking pinupuhunan. So, hindi pa po ako yung malakihan, guys. Pa-uti-uti pa rin ako, guys. So, 2 years na akong ganon. Minsan madalang, minsan may order. Pero, ayos lang yun, guys. Tuloy lang, tuloy. So, ganyan, guys. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-post ng mga product. So, tara, guys. So, yun nga, guys. Yan, pumunta tayo sa Facebook.
Yan. Kunwari, ako yung supplier nyo. Yan. Yan. Yan ang mga post ko. So, yan. Kunyari ako supplier nyo. Copy, paste nyo lang. Tapos, pag ganyan naman, kukunin yung image. Pag hindi, screenshot. So, yan guys. So, pupunta tayo sa aking album. Yan. Yan, makikita nyo yung mga product na binibenta ko guys. Ina-album. Kasi mas maganda siyang tingnan guys pag naka-album siya guys. Promise. Kaya yan ang gawin nyo guys. Yan. Yan. Diba? So, yun guys. Yan. Yan yung mga image na nakuha ko guys. Diba? Yan. Sample lang yun guys ha. Tapos yun, kung may notes naman kayo sa cellphone, yan. Diyan nyo ipipaste muna. Tapos, pag natapos nyo lahat, di i-copy nyo ulit dyan. Tapos, pag nakuha nyo na rin yung image, yan. Pagkatapos naman yan, balik ulit tayo sa Facebook. Yan, dyan na tayo mag-copy at magpo-post para... Guys, naituro ko na sa inyo kung paano maging online seller at magkaroon ng dagdag income, 'di ba? Lagi naman yung online. So yun nga guys. Hanggang dito na lang guys. Kung may mga katanungan pa kayo guys, mag-comment kayo. At kung hindi niyo naintindihan ang aking pagpapaliwanag, pwede niyo pong i-comment at itanong sa akin ulit kung paano at kung ano pang mga dapat gawin sa online seller. So, medyo blanco pa ako ngayon, guys. Hindi ko masyado ma-explain. Yung mga kung may kulang pa ako. So, yun. Mag-comment kayo, guys. At sasagutin ko kayo. So, hanggang dito na lang, guys. Thanks for watching. And sa mga hindi pa nakakapag-like and subscribe. So, like and subscribe naman kayo, guys. At maraming salamat and thanks for watching. So, bye-bye guys!